as usual, alam niyo naman kapag nasa biyahe tayo at hindi tayo hirap na maghawak ng ating device, talagang sinasama ko sa biyahe lagi yun. Lagi-lagi po yun. Pagka hindi tayo nahihirapang maghawak ng ating device. So, mula dito sa Babakport ng Samal, tatawid na tayo ng Davao. So, yun. Ang biyahe dito is 9 to 10 minutes. Depende sa alon, no? So, ngayon, high tide. Tsaka medyo parang feeling ko malaki yung alon gawa ng mahangin, no? So, check natin. Time check tayo. 6:04. Bye bye. Dati nung bata pa ako, lagi yung naririnig sa mga kaibigan, kasi mga kaibigan ng mga kaibigan, lahat, no, mag-anak, kapitbahay, na ang saya-saya ng okasyon ng birthday party, lahat-lahat, kasi dito isinagawa sa Island Garden City of Samal. No? Pag sinabing Samal noong araw, like mga early 2000 or mga late 90s, talagang iba, no? Kapag ka, iba talaga kapag kasamal. Parang sana all, no? Pero ngayon, itong huli, like mga 2005, 2006, 7, 8, 9, mga ganun, mga years, parang wala, nagiging ano lang talaga siya, normal lang ang Samal. Madilim siya, syempre, no? Gabi. So, walang pailaw sa dagat. So, ito yung, ano, yung perfect view kapag kagabi. Nasa laot ka, gitna ng dagat na, gitna ng, ano, Samal tsaka Davao. So, yung makikita mong view. Diba? Barko doon. Barko dyan kasi ano yan eh, mga nagde-deliver yan ng mga siminto, no? All seam. So may mga nagsabi pala, no, na about doon sa CDO vlog ko na yan nga, mas marami ng big time company. Well, when it comes to mga company, big time company, mga production na yan. So medyo hindi ako masyadong familiar dyan, no? In short, hindi ko siya 40, no? Para pag-aralan. Ibig ko sabihin, ano lang yung sa akin talaga, travel lang, no? Ibig ko sabihin, kalsada, kalye, yan, buildings, airports, seaports, buses, mga public vehicles, mga public and private vehicles, no? Yun, yung mga uri ng mga sasakyang pampubliko. Means of transportation. Yun lang po yung talaga parang expertise ko talaga, no? Na ang hili ko talaga nga magtanda sa mga ganyang bagay. So yung company na yon, yung mga sabi niya na big time, mga malalaking kumpanya, mga export, import, mga gano'n, no? So hindi ko yung masyadong kabisado. Sabi nung commentor po natin sa vlog na yon na yan nga, ano daw, mas marami daw ang big company sa CDO. Tapos sila yung parang sentro ng kalakalan, parang, anong tawag doon? Basta Lagusan or something. Sorry ha, so hindi ako familiar talaga. Oh, so bahala na kayo dyan mag-uusap-usap sa comment section. So sabi niya ay, yun nga, Lagusan. Which is totoo naman siguro kasi ang Davao is parang ano siya, parang nangyari ay parang sadyain talaga yung Davao. Oh, so kung meron mga produkto all over the Mindanao na kailangan i-ship sa ibang bansa or kung saan mga parte ng Pilipinas, parang tingin ko talaga mas strategic location talaga yung CDO. Yun lang, tingin ko lang yun, ha. So, hindi ako nagmamagaling. Yun lang, tingin ko lang din naman. So, it's either na tama ako, pwede rin mali, no? And I stand corrected din naman. And I'm willing to learn, no? Sa inyong mga corrections. Tapos, yun na nga, bali, dito sa Davao may mga barko din naman, ha. Kahit meron din naman na barko kahit na paano, no? Kaso nga lang, hindi na siya yung kagaya dati na marami may mga solfisyo, may super ferry, no? Kasi wala na nga yung ano yung pangpasaherong barko from Davao to Manila.
kasi lahat mas pinipili na mag-aeroplano. So yun, parang lulugi na yung negosyo nila. Kaya ang meron man itong mga barko dito, mga cargo ships na lang, no? Mga logistics, mga ganyan. Tapos example dyan, bakit may mga maraming barko dyan sa may Panacan area, no? Empty Bongko, kasi may mga ano dyan, mga supplier ng mga metal. Kasi may factory dyan ng ano, may factory ng mga bakal, no? Mga basta ganun, no? Parang mga kaldero, plato, plastic, factory, mga ganun, carbon. Yung parang ano, yung chika ba yung tawag doon, Japan carbon, ay di ko na pamilyar. Basta meron dyan chika. Oo. Tapos, basta Japanese carbon something, no? Tapos, yun dito sa may area na to, mga cargo logistics. Siyempre yung barge, no? Bound to Samal. So, yun yung mga barko na makikita natin dito. Tapos, itong Davao region is hindi naman siguro lingit sa ating kaalaman na isa tayo sa, I mean, tayo talaga, top import exporter tayo ng banana products and copra. So pag sinabing copra and banana, saging Davao particular yan, oh, Davao region and some part of Mindanao like Cotabato, di ba? Pero Davao talaga pag sinabing saging tsaka copra, so Davao City. Tapos siyempre may mga chromite din tayo dito na may pag na kahit paano may chromite, may mga gold mining, no? May mga gold reserves tayo sa ilalim ng lupain ng Davao, particular sa Davao de Oro, Davao Oriental. Yun. Tapos some part of Agusan, no? In Surigao yata din. Tapos yung lahat ng yon is hindi na yun dumadaan dito sa Davao. Oh, kasi unang-una, bakit pa sila pupunta ng Davao, sa gulpo ng Davao or sa Davao City Port kung meron naman palang Panabo City? Diba? So yun. So yung mga saging, mga Stanfield ko, mga Cavendish, no? Mga saging na yun is doon na yan dadaan sa Panabo City. Meron silang seaports para dyan. So tama lang naman, oh, di naman kailangan ng Davao ng ano, eh, kailangan talaga dito i-congest talaga lahat, no? Para lang sabihin na meron silang ano, maraming barko dito, ano pa ba, di ba? Kasi magsisiksikan lang dito lahat, no? Magkakaroon ng traffic. So imbis na galing sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte, in some part of Agusan. So mula doon ang mga prime mover na may kargang mga container van and prime mover na may kargang mga saging, chakopra. Hindi na kailangan dumaan pa dito sa Davao. Kuha nyo po, alam nyo po ba, kumbaga nakuha yung point ko. Hindi na kailangan pumunta sa Davao, pumasok. Oh, magkukos na sila ng traffic. Oh. Kaya doon na sila sa Panabo City kasi para mas mapadali yung ano, yung biyahe nila. Walang delay. Yun, oh, malapit na to. So time check tayo, kanina is 6:04 tayo umalis, ngayon is 6:11 na. So nasa biyahe na tayo ng 7 minutes. So tingnan natin yung ating mga kasamahang mga pasahero. Ayun, oh. Ayan sila. Tara, chillax lang. Ilang sandali na lang, makasama na rin ang mga pamilya, mga kalakal na sila sa Pilipinas. Davao pala. Tapos yung ating gwapong kapitan, yan nasa loob, oh, tahimik lang. Parang si Manny Villar, tahimik lang. Tapos ito pa, karagdagan pala, no? So speaking of decongestion, ginagawa na yan ng Davao ng paraan para ma-decongest yung pati yung ano, yung traffic dito, no? Yung sasakyan, yung makalsada sa Davao partida. Hindi pa ganun ka-traffic, ha, hindi pa ganun kalala or ka-worse yung traffic, heavy traffic sa Davao, pero ngayon pa lang gumagawa na sila ng plano kung paano ma-decongest yung sasakyan dito sa city. Una, gagawa sila ng railway transit, no? Parang ganun, train from Davao to Tagum or from Tagum all the way to Digo City. Hindi ako sure, ha, please guys, comment down below. Comment back po natin bukas po para sa lahat po yan, no? Para sa lahat ng mga kuro-kuro opinion at mga sentimiento. Oh, di ba? Tapos yun na nga. So una, train, no? Yung railway transit system. Tapos pangalawa is yung airport, ang may pagkakarinig ko lang, ha. Oh, so pagiging maritis tayo sa part na to.
Yung ano, yung itong Francisco Bangoy is ano siya, mananatili siyang airport dito, pero ano siya, exclusive for international flights. Kuha nyo, yun. Hindi na siya magsiserve ng mga local local domestic flights, no? Hindi na sila magsiserve ng domestic flights. More on international flights na talaga sila. Tapos ngayon, saan mapupunta yung domestic flights? Siyempre, doon sila sa Tagum City. Yun ang sabi, no? Para kapag ka biyaheng Manila ka lang, Zamboanga, Cebu, Tarlac, Clark, hindi mo na kailangan pumunta dito sa Davao. Kunyari, taga ano ka, taga Malayo ka, like, ikaw ay taga Agusan del Sur, ikaw ay taga Mati, Davao Oriental, ikaw ay taga Surigao del Sur, ikaw ay taga Davao del Norte, Davao de Oro. Hindi mo na kailangan pumunta ng Davao para pumunta pa ng Maynila. Doon ka na lang sa Tagum City, mayroon na kayo masasakyan doon, no? Tapos domestic flight naman dito sa, no, meron naman sa Surigao City. Meron din domestic flight sa may Butuan City. Actually, hindi talaga siya Butuan City as far as I know, ha. Kasi nasipit, Bangkasi po. Bangkasi is panibagong ano po yun. Isang ano po yun, municipality po yun, no? Hindi po yung sakop ng Butuan City. So, Bangkasi, no? Meron silang domestic flight doon. Tapos, yun, kapag ka dito naman kayo galing sa may Kidapawan area, so, hindi, tapos domestic flight po kayo, like papuntang Manila, so, hindi nyo kailangan pumunta ng Tagum City para sumakay kasi meron naman tayo sa General Santos City or Cotabato City. Diba? So, ganun lang. So, time check po tayo. It's 6:15 in the evening. Dito tayo sa, grabe yung high tide, sa totoo lang. Talagang, climate change is real, no? It's happening talaga, guys. Oh. Grabe, oh. Parang ano eh, parang lulubog na yung ano, yung ating pantalan. Sobrang ano, sobrang laki ng ano ngayon. Tingnan mo, may nakita kong ano doon na, isang balot ng basura, oh, di ba? Pasaway lang ino. So hindi talaga lahat ng ano, mga Davao ay disiplinado. Meron talagang mangilan-ngilan ng mga tarantado talaga, ino. Binalot na, no? Naka-plastic na. Hindi man lang tinapon doon sa may basurahan. Katamad. Tinapon lang dito. Yan, inano doon. Hindi ko na-videohan. Tsaka madalim din. Yun lang, oh. Mandami, oh. Punong-puno yung, ano, yung lansya pabalik ng Samal. Kasi mga Samalin nyo yan. Mga residente ng Samal yan na natatrabaho sa Davao. So, yun lang, no? Ten-chan-charan. Bababa na tayo. Siyempre. So, bumiyahe tayo ng 12 minutes or 13 minutes, ganun. Oh, grabe yung high tide. Welcome to Davao City. Yan si tatay, sipag. Paunahin ang mga senior citizen. Yan, pabala, no? Dandahan. Yan, okay lang kasi assist din naman, no? Nag-a-assist naman ang mga crew natin. Very good. Okay, okay. Yan, baba na sila. Okay, so ano pa bang gagawin natin? Siyempre, uuwi na, no? Oh, high tide, oh. Taas ang tubig. Kasi global warming po yan. Climate change, global warming. Painit ng painit yung mundo. Kaya yung mga billion years na buong yelo sa ibang bahagi ng planetang Earth is natutunaw na. Kinuha ng ano, nag-evaporate, binagsak dito sa kalupaan at karagatan ng Pasipiko, particular sa Southeast Asia. Kaya kung ang bagyo ng araw ay isang hanggang signal number 3 lang, ngayon ay nagiging super typhoon signal number 5 na. Hello, maraming salamat, no. So off na natin tong video at
alam nyo na, like lang. Thank you and bye-bye.